Hey guys, gusto ko naman i-share sa inyo kung ano yung mga nagustuhan ko sa mga naging amo ko, sa tatlong naging amo ko, kasi nakatatlong amo na ako dito eh. Yung sa unang amo ko, naka 5 years ako doon. Sa pangalawang amo ko, naka 3 years ako doon. Yung amo ko ngayon, 2 years and December, January, February, March, April, 2 years and 4 months na ako sa amo ko ngayon. So, ang nagustuhan ko sa amo ko ngayon, guys, unahin ko na yung amo ko ngayon na is isa lang yung alaga ko. Sa pagpapahinga, pag nakapasok ng kwarto yung alaga ko ng mga 9, ang gagawin ko na lang yan, guys, is maghugas ng plato. Pag natapos ko na hugas ang plato, i-dry ko na lang yan yung kitchen at pwede na akong magpahinga. Yun yung nagustuhan ko sa amo ko ngayon. Hindi ka na pagtatrabahuin ako ano-ano. Basta after mag-dinner, pagtapos ko na yung trabaho ko, diretso na ako sa kwarto ko. Wala nang ibang gagawin. Yun yung nagustuhan ko. At sa pagkain, ano, hindi nila ako tinitipid. Basta mabusog ako, yun yung ano nila. May binibigay sila sa akin na pang breakfast ko. Yun, egg, tsaka bread, may jam pa yan. Yun nga lang, wala silang pakape, pero okay lang yun kasi karamihan naman dito walang pakape yung mga tapos sa lunch, depende sa akin kung ano yung kainin ko, kung mag-noodles ako, mag-shomai, or mag-rice. Kasi pag nag-rice, nag-iwan talaga ako sa gabi ng pang-lunch ko para hindi na ako magluluto. Yun yung nagustuhan ko sa amo ko. Tapos every Sunday yung day off ko, yun yung nagustuhan ko. At pag nag-day off ako, wala silang pakialam kung saan ako pupunta, kung ano. Tapos, isa pang nagustuhan ko is yung curfew ko. Hindi maaga masyado, 9 o'clock ang curfew ko. yun ang nagustuhan ko sa amo ko ngayon. At may sarili akong kwarto, kasi sa lahat ng naging amo ko, dyan lang ako may sariling kwarto. Yung sa una ko namang amo, guys, ang nagustuhan ko sa kanila, super bait. Yung tinuturing kang hindi iba, yung tinuturing kang kapamilya, kung anong ginagawa nila, gagawin mo rin. Yung ganun pag lumabas kayo. Tapos, ano, parati nila akong sinasama na kumain mag-buffet. Kahit sa China pa, pupunta lang doon mag-buffet, sinasama nila ako. Yun yung nagustuhan ko sa kanila. Tapos, ano, yung amo kong una, wala yung gulo. Walang issue parati. Basta maganda yung una kong naging amo. Parati na ako mag-isa sa bahay. Yung bata nag-aral, isa lang din yung alaga ko, yun yung nagustuhan ko. Yung bata nag-aral, yung dalawa kong amo nagtatrabaho, umaalis sila sa umaga, dumarating ng hapon yung bata, yung amo ko gabi, mga 7. O, di ba? Ang dami kong pahinga doon, as in, guys. Pero kailangan ko nang umalis doon kasi pag mag 6 years kasi may makukuha ka na sa amo mo dito. So, ayaw nilang magbayad, hindi na nila kaya. So, sabi ko, okay lang naman, hindi ko yun yun na after. Pero takot daw sila sa government pag naghabol ako. So, nilet go na lang nila ako. So, ako, ginawa ko, umuwi na lang ng for good muna. Nakapag-anak pa ako ng isa, o diba? Tapos, guys, yung amo ko na, never akong pinagalitan. Hindi yun nagagalit sa akin. Maganda talaga ang mood swing araw-araw ng amo ko na yun. Bala na magalit sila sa bata, sa akin hindi yan sila nagagalit. Magaling, maganda talaga yung ugali ng amo ko una. Yung pangalawang amo ko naman, guys, ano bang nagustuhan ko doon? Ano, kahit marami akong alaga, free ako sa gumamit ng phone. Hindi niya ako pinagwawalan. Siyempre ako, ano, kinokontrol ko din kasi nga marami akong alaga, delikado pag sa phone ako nang focus, diba? Pero at least alam ko na hindi tulad ng iba na habang nasa work, bawal maghawak ng cellphone o yung iba pinapatago pa yung cellphone, sila hindi. Yun ba? Kasi parang naghirap ako doon sa pangalawa kong amo eh. Kasi tatlo yung naging alaga ko doon. So, hindi magaan talaga yung buhay ko doon. Pero napagtiisan ko, guys, ng 3 years yung amo ko yun. Naglumipat sila ng China na. So, parang yun na lang din yung way na nakaalis ako sa kanila. Hindi ko nasasabihin yung mga naayaw ko sa mga amo ko. Kasi yun,
yung content ko today is yung mga nagustuhan ko sa mga naging amo ko. So, lahat dito guys na mga employer, mayroon ka talagang hindi magugustuhan, mayroon ka talagang magugustuhan sa ugali nila or sa sitwasyon mo. So, paswerte-swerte lang talaga guys. So, pag kayo mag-apply pala kayo papunta dito or papunta na kayo dito, ipag-pray nyo talaga na yung magiging employer nyo is makasundo nyo, maging mabait sa inyo, maging mabuti sa inyo. Yun naman yung pinaka-importante para magaan yung buhay nyo dito. Kahit na pagod tayo sa trabaho, kahit na, alam mo yun, yung na-homesick tayo, yung pakonsuelo na lang sa amo natin na maganda yung pakikitungo sa atin. Yun lang talaga yung ano natin, back up natin sa lahat-lahat yung pakikitungo ng amo natin sa atin. Siyempre, pag dating natin dito, kailangan din natin maging mabait para bumait din sila sa atin. Magpa-impress tayo muna sa kanila para sa una pa lang ay magustuhan na nila tayo at magkagustuhan na tayong lahat, diba? Yun lang guys, thank you guys, thank you sa mga subscribers ko dyan, viewers, at saka sa mga supporters ko na parating nanonood ng videos ko, at sa mga hindi pa nakasubscribe naman, baka naman. Yun lang guys, bye bye.